Tatlong kaso ng smuggling, isinampa ng Bureau of Customs sa DOJ. Si Moira Encina sa detalye. Nagain ng Bureau of Customs ng tatlong reklamo ng smuggling sa DOJ. Una sa kinasuhan, ang presidente at customs broker ng ASB Total Package Enterprises na sina Ariel Sagondemelsa at Michael Miranda Sunile dahil sa pag-angkat ng 1.2 million pesos na halaga ng misdeclared na pulang sibuyas sa Manila International Container Port noong Setyembre. Ayon sa BoC, ideklara na naglalaman ng 20,000 kahon ng mansanas ang walong shipment ng ASB, pero nang inspeksyonin ay nadiskubre ang sakusakong pulang sibuyas na natrabunan ng mga kahon ng mansanas. Mga reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA, Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at Article 172 ng Revised Penal Code ang isinampa laban sina Demesa at Sunile. Pangalawa sa sinampa ng BOC sina Gregorio de la Cruz, June Navarro at Hilario Vicencio dahil sa illegal naman na importasyon ng mga piyesa ng mga baril at bala na tiyatayang nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Ipinagharap ang mga respondents ng mga paglabag sa CMTA at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pangatlo sa inireklamo ng BOC ang may-ari naman ng D3S Trading na sina Del A. Salumbre at customs broker na si Maria Teresa Santos dahil sa pag-angkat ng misdeclared na forklift, 18 gram ng glycerol chemical, cellular phones, motorcycle parts and accessories, laptop, computer motherboards at computer components and accessories na may halagang 1.5 million pesos. Paglabag din sa CMPA at Revised Penal Code ang inyain laban kina Salumbre at Santos. Hindi rin pinalagpas ng BOC ng parehong paglabag ang mga empleyado nito na sinasabi nakipagsabwatan sa D3S Trading. Ang mga ito ay sina Customs Examiner Fe Serna, Office of the Commissioner Representative Manuel Yapan Jr., Gerardo Porbile ng Office of the District Collector at ang Principal Appraiser na si Danilo Rigor. Para sa Eaglenews, Maureen Sina, 1 to 25.